Hinarang ng ilang barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. May ulat si Bea Bernardo. Panibagong insidente na naman ng pangaharas ng China ang naranasan ng BRP Malapascua at BRP Malabrigo sa Ayungin Shoal nitong June 29 nang bumiyahe ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard patungo sa West Philippine Sea para suportahan ang naval operations ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Kinabukasan, narating nila ang Ayungin Shoal. Dito, napansin nila ang dalawang China Coast Guard vessel na may bow number 4203 at 5201. Hinarang naman ito ang barko ng Pilipinas at umabot na lamang sa 100 yards ang layo nito sa isa't isa. They have to decrease the speed while at the same time they were also have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng dalawang China Coast Guard vessel. Isang barko pa ng China Coast Guard ang dumating na may bow number 3103 na galing pa ng Baho de Masinloc. Hindi pa dito natapos ang aktibidad ng China laban sa Pilipinas dahil anim na China Maritime Militia ang nangharang naman sa kanila nang papasok sana sila sa Ayungin Shoal. Dalawang People's Liberation Army Navy vessel din ang kanilang nakita. Sa kabila nito, napagtagumpayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon sa BRP Sierra Madre. Nakaalis sa Ayungin ng maayos, no? Wala naman pong naging masyadong escalation of tension. The only thing that we experience is itong shadowing and blocking ng China Coast Guard vessels. Nitong nakaraang buwan lang, binuntutan ng China vessel ang barko ng BFAR na nagsagawa ng humanitarian mission sa Pag-asa Island. Habang noong Abril naman ay muntik na rin bumangga ang BRP Malapascua sa isang barko ng China Coast Guard nang bigla nitong harangin ang barko na papasok sana ng Ayungin Shoal. Pananaw naman ng maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, ang dumadalas na pagbuntot ng China vessel sa barko ng Pilipinas ay intimidasyon ng China para maigit ang kanilang karapatan sa rehiyon. The Philippines should continue to do what it has been doing with Second Thomas Shoal and the rest of the Calayan Island Group, which is to actively maintain our posts there, our positions, and we should not be intimidated. Pinunto rin ni Batong Bakal na dapat paigtingin ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa mga like-minded nations na may kaparehas na interes sa pagsusulong ng karapatan at kaayusan. Hinggil naman sa sinabi ng Taiwan na nais nilang magkaroon ng security cooperation sa Pilipinas sa gitna ng mga tumitinding geopolitical challenges sa rehiyon, ayon sa mga eksperto, dapat itong ikonsidera ng Pilipinas, lalo na mahalaga ang papel ng Taiwan para mapanatili ang kapayapaan. That is also one of the things that I thought Taiwan and the Philippines could work on, no? Kahit low-level cooperation to ensure, for example, transparency in the seas around our region. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na pinapaubayan nila ang desisyon sa national government at susunod naman sila sa magiging utos ng kanilang commander-in-chief. Bea Bernardo para sa Bayan.